Ecclesiastes chapter 28. Ang naghihiganti ay makakatagpo ng paghihiganti mula sa Panginoon, at tiyak na iingatan niya ang kanyang mga kasalanan sa alaala. Patawarin mo ang iyong kapwa sa pananakit na ginawa niya sa iyo, at ang iyong mga kasalanan ay patatawarin din kapag ikaw ay nananalangin. Nagtatanim ng pagkapuot ang isang tao laban sa iba, at humihingi siya ng kapatawaran mula sa Panginoon. Hindi siya nagpapakita ng awa sa isang tao na katulad niya, at hihingi siya ng kapatawaran sa kanyang sariling mga kasalanan. Kung siya nalaman lamang ay nagtatanim ng galit, sino ang magmamakaawa ng kapatawaran para sa kanyang mga kasalanan? Alalahanin mo ang iyong wakas at itigil ang alitan. Alalahanin ang katiwalian at kamatayan, at manatili sa mga utos. Alalahanin mo ang mga utos at huwag kang magdala ng masamang hangarin sa iyong kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at kumindat ka sa kamangmangan. Lumayo ka sa pakikipagtalo at iyong bawasan ang iyong mga kasalanan. Sapagkat ang taong galit na galit ay magpapaningas ng pagtatalo. Ang taong makasalanan ay bumabagabag sa mga kaibigan at nakikipagtalo sa kanila na nasa kapayapaan. Kung paanong ang bagay ng apoy ay gayon nagniningas, at kung paano ang lakas ng tao, gayon ang kanyang puot. At ayon sa kanyang mga kayamanan ay bumabangon ang kanyang galit. At kung mas malakas sila na nakikipaglaban, lalo silang mag-aapoy. Ang madali ang pagtatalo ay nagpapaningas ng apoy, at ang pagmamadali ng pakikipaglaban ay nagdadanak ng dugo. Kung iyong hinipan ang alab, ito ay magniningas. Kung iyong duraan, ito ay papatayin. At ang mga ito ay kapwa lumalabas sa iyong bibig. Sumpain mo ang bumubulong at may dalawang dila, sapagkat ang gayon ay sumisira sa marami na nasa kapayapaan. Ang dila ng mapanirang puri ay nakaligalig sa marami, at itinaboy sila mula sa isang bansa hanggang sa ibang bansa. Ibinagsak nito ang mga matibay na bayan at giniba ang mga bahay ng mga dakilang tao. Itinaboy ng dila ng mapanirang puri ang mabubuting babae, at pinagkaitan sila ng kanilang mga gawa. Sino mang nakikinig dito ay hindi makakasumpong ng kapahingahan kailanman, at kailanman ay hindi tatahang tahimik. Ang hampas ng latigo ay gumagawa ng mga marka sa laman, ngunit ang hampas ng dila ay nakakabali ng mga buto. Marami ang nangabuwal sa talim ng tabak, ngunit hindi kasing rami ng nangabuwal sa dila. Mabuti ang ipinagtatanggol sa pamamagitan ng kamandag niyaon, na hindi hinila ang pamatok niyaon o natali sa kanyang mga tali, sapagkat ang pamatok niyaon ay pamatok na bakal, at ang mga panali niyaon ay mga panali na tanso. Ang kamatayan niyaon ay isang masamang kamatayan, ang libingan ay lalong mabuti kaysa sa kanya. Hindi ito magpupuno sa kanila na natatakot sa Diyos, ni masusunog man sila ng ningas niyaon. Ang mga tumalikod sa Panginoon ay mahuhulog doon, at ito ay masusunog sa kanila, at hindi mapapatay. Ipadadala sa kanila na parang leon at lalamunin sila na parang leopardo. Tingnan mo na iyong bakuran ang iyong pag-aari sa palibot ng mga tinik, at iyong itali ang iyong pilak at ginto, at timbangin mo ang iyong mga salita sa isang timbangan, at gumawa ka ng isang pinto at halang para sa iyong bibig. Mag-ingat ka na huwag dumausdos doon, baka ikaw ay mabuwal sa harap niya na nagbabantay.